Welcome to Information TV Educational Channel 3. Narito ang latest and updated weather update sa oras na ito. Alamin ang lagay ng panahon na mula sa pinagkakatiwala ang tagapaghatid. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, pindutin ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa weather update. Disclaimer, video courtesy and credits to the respective owner. Maraming salamat po. Magandang araw mula sa PAGASA Weather Forecasting Center. Narito na ang taya ng ating panahon ngayong araw ng Linggo, August 7, 2022. Makikita natin sa ating latest satellite images na lumabas na itong low pressure area na ating binantayan sa nakalipas na halos tatlong araw na siya nagdala rin ng maraming mga pag-ulan, particular na sa Central Luzon at Southern Luzon. Huli natin itong namataan sa layong 725 kilometers west ng Lawag City. So sa ngayon, pinapaibayo pa rin ito ang southwest monsoon o hanging habagat na nakakaapekto ngayon, particular na nga dito sa may Central Luzon, Southern Luzon, gayon din sa Kabisayaan at sa may bahagi ng western section ng Mindanao. Inaasahan pa rin natin magiging maulap ang kalangitan sa malaking bahagi ng Central Luzon, gayon din dito sa Calabarzon, Mimaropa kasama ang Metro Manila, malaking bahagi ng Kabisayaan at gayon din dito sa may bahagi ng western section ng Mindanao, itong Zamboanga Peninsula, at gayon din dito sa may northern Mindanao. Kaya mapapansin nyo, halos buong bansa natin, medyo maulap pa rin ngayon, no? Dulot pa rin yan ng southwest monsoon o hanging habagat. Samantala, sa ngayon, wala pa tayong nakikita iba pang low pressure area, medyo malit pa yung chance ang magkaroon tayo ng bagyo, at least in the next 2 to 3 days. So tingnan nga natin yung magiging lagay ng panahon bukas naman, araw ng Lunes, unang araw ng mga sa mga nagtatrabaho. Makikita ho natin dito sa may silangang sa may kanlurang bahagi ng Luzon. So sakop po niya nitong bahagi ng Bataan, Zambales, Mindoro, gayon din itong bahagi ng Palawan kasama itong bahagi ng Calayan Group of Islands. Inaasahan pa rin natin magiging maulap ang kalangitan na may mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkidat, pagkulog. Samantala, sa nalabing bahagi ng Luzon, inaasahan pa rin natin ang mas maliwala sa panahon, pero posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Dito nga sa Lawag, ang agwat ng temperatura nasa 24 to 31 degrees Celsius. Sa Baguio, nasa 16 to 21 degrees Celsius. Habang sa Tuguegarao, umaabot ng 33 degrees Celsius. So medyo mainit na rin dyan dito sa Tuguegarao. Sa Metro Manila, nasa 24 to 31 degrees Celsius. Habang sa Tagaytay, nasa 22 to 29 degrees Celsius. Sa Legazpi naman, 24 to 31 degrees Celsius. Habang dito sa Puerto Princesa, nasa 25 to 31 degrees Celsius. Sa Calayan Island naman, nasa 25 to 31 degrees Celsius. Dito naman na tayo sa bahagi naman ng Visayas bukas, araw ng Lunes. Makikita ho natin itong bahagi ng Iloilo, no? Itong malaking bahagi ng Kabisayaan ay mas maliwala sa panahon ng mararanasan, liban na lamang sa ilang mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura natin sa Iloilo, 23 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 24 to 31 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, 24 to 32 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Mindanao, posible medyo maulap pa rin yung kalangitan dulot ng southwest monsoon o hanging habagat sa may bahagi ng Zamboanga Peninsula, kung saan yung agwat ang temperatura nga natin, 24 to 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro naman, nasa 23 to 31 degrees Celsius. Habang dito sa may bahagi ng Davao, nasa 24 to 32 degrees Celsius. Wala pa rin tayong nakataas na gale warning. Pero sa ngayon ho, mga kababayan, nakikita ho natin dito sa PAGASA, itong bahagi ng Palawan area, posibleng maging magkaroon tayo ng katamtaman hanggang sa malalakas na alon ng karagatan. Kaya po patuloy tayong nagpapaalaala. Posibleng ho magkaroon tayo ng gale dito, no? So, pero patuloy pa rin natin itong imomonitor. Sa ibang bahagi pa ng ating bansa, maaari naman maglayag kahit ho yung malilit na sakyang pandagat. Pero patuloy tayong nagpapaalaala dito sa PAGASA. Posible pa rin ho yung mga biglaang paglakas ng alon, lalo na kapag meron tayong mga thunderstorms. Kaya iba yung pag-iingat pa rin yung kinakailangan, lalong-lalo na yung maliliit na mga bangka at mga sasakyang pandagat. So tingnan naman natin yung mga magiging panahon sa mga susunod pa na araw. Makikita natin dito sa Maynilaan, unti-unti nga ho, gradual improving weather na tayo kasi mag-move. Habang nagmumove pa palayo itong low pressure area na ating binantayan, pati yung southwest monsoon hindi na siya ganun kalakas, kaya posibleng mga isolated rain showers and thunderstorms. Pero muli ho, nagpapaalaala tayo dito sa PAGASA, kapag may mga thunderstorms, pwedeng magkaroon ng mga biglang malalakas sa pag-ulan at posible po yung mga pagbaha. Kaya po iba yung pag-iingat pa rin. Again, nasa panahon pa rin tayo ng tag-ulan. Agwat ang temperatura sa Maynilaan, nasa 24 to 32 degrees Celsius.
Sa Baguio City rin naman, mga isolated rain showers and thunderstorms yung mararanasan at ang agwatang temperatura sa Baguio, 16 to 23 degrees Celsius. Dito naman, sa may bahagi ng Legazpi City, makikita ho natin na sa 24 to 32 degrees Celsius ang mararanasang agwat ng temperatura at inaasahan din natin yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Dito naman sa Metro Cebu, nakikita ho natin, posible na bandang araw ng Huwebes, medyo maging maulap yung kalangitan. May nakikita ho kasi tayo na posibleng magkaroon ng sirkulasyon, although sa ngayon ay patuloy pa natin itong binabantayan, pero posible itong maapektuhan yung silangang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Kaya nakikita ho natin, itong bahagi ng Metro Cebu, posible ho na medyo maulap yung kalangitan pagdating ng araw ng Huwebes. Agwat ng temperatura natin sa Metro Cebu, nasa 24 to 32 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Metro Davao, makikita ho natin around Wednesday or Thursday, posibleng magkaroon ng maulap na kalangitan. Ito po sa binabanggit ko na posibleng magkaroon ng sirkulasyon na ayon po sa ating mga pinakahuling datos na nakalap. Kaya sa nakikita natin, posibleng medyo maulap yung kalangitan sa Davao bandang araw ng Miyerkules at Huwebes. Pero patuloy natin babantayan yan, no? Ang agwat ng temperaturas dito sa Metro Davao, nasa 24 to 32 degrees Celsius. Samantala, ang araw natin ilulubog mamayang 6:23 ng gabi at bukas, ito'y sisikat, ganap na alas 5:41 ng umaga. Patuloy pa rin namin kayo iyayayahan, sundan tayo sa iba't ibang mga social media platforms kasi dito ko tayo nagpapaalaala, lalo na pag meron tayong mga thunderstorm at saka rainfall advisories, pati yung mga lugar na pwedeng bahain, binabanggit din ho natin dito sa ating iba't ibang mga social media platforms sa Twitter, sa Facebook, sa YouTube. At gayon din, para sa mas komprehensibo pang mga impormasyon, maaari tayong bumisita at pumunta sa ating website bagong.pagasa.usa.gov.ph. At muli po, mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ako naman si Obet Badrina. Nag-uulat, maghanda ho tayo lagi para sa isang ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po.